ang mga quote-unquote retired na kasambahay ko, no? Kasi as I mentioned a while ago, I want to share stories ng mga inspiring stories na hindi naman kinakailangan na rags to riches parate, no? Kasi baka ang iniisip natin parate ay ganun dapat ang hulma ng pagbabago ng ating buhay. Pero gaya ng ini-explain ko sa inyo, talagang dahan-dahan at medyo taon ang bibilangin para talaga tayo ay umunlad, no? At hindi lang yung kakayahan natin yung sinusukat dito, pero kailangan din talaga may mga opportunities na nakakreate, kaya yung mga sana nakakataas sa lipunan ay nagkakreate ng opportunities para sa mga tinatawag nga nating bottom of the pyramid. Tapos syempre maganda din kung ang gobyerno natin ay nakakatulong sa atin. So all of these things affect our road to financial freedom, kumbaga. So, kung meron po kayong mga tanong, ha, nandyan lang po sa ticker natin, basahin niyo po, AskSirVince, bit.ly/AskSirVince200817. So, yun po yung gagawin natin. Okay, so makikita niyo po dito ang picture namin ni Ate Nene. Ayan, so si Ate Nene ay isa sa mga naging kasambahay ko. Kwento lang natin mabilisan. So, ganda-ganda niya, no? Pero ano na yan, 50, siguro ngayon ay mga 52 or 53 years old na siya. O, di ba hindi siya mukhang ganun? At magka-birthday kami, nakakatawa. So, yan si Ate Nene. At siya ay widow, no? Nung naalala ko nung sila siya ay nag-apply sa amin ay 1 year pa lang na kamamatay ng kanyang asawa. At talagang makikita mo, no, yung kahirapan sa kanyang buhay. Tapos ito parati yung tinatanong ko sa mga nag-a-apply sa akin. Kasi yung sinasabi ko talaga, wala namang may gusto na magkasambahay, tama ba? Ang gusto natin ay talagang kapiling natin ng ating mga mahal sa buhay. At syempre, ang pinagsisilbihan natin ay ang ating mga anak, ang ating mga kapamilya, no? Pero dahil sa hirap ng buhay, ay napipilitan tayo na gawin ito. Tapos, so ang tinanong ko sa kanya, bakit ka nag-a-apply? Ano yung objective mo? At ang sagot lang niya sa akin ay, ito nga, mapagtapos ang kanyang anak. Okay? So, ang ginawa namin ay nag-advance ako ng sweldo niya, tapos monthly kinakaltas namin doon. So, tinignan namin kung magkano yung gagastusin ng kanyang anak, tapos every semester, kami ang nagbabayad, tapos kinakaltas yun, no? So, yung anak niya that time ay nasa second year college na nung pumasok siya sa amin. So, dahil sa ginawa namin na yon, nag-retire na siya bilang kasambahay in 2 years. So, ang sabi ko kasi dapat hindi nagtatagal yung mga kasambahay sa akin kasi feeling ko I'm failing as a development worker kung ang mga kasambahay sa akin ay nagtatagal ng matagal. Ibig sabihin, hindi nag-i-improve yung kanilang pamumuhay, di ba? So, yan yung kwento ni Ate Nene. Ito namang susunod ngayon ay nakakaaliw din to, no? Itong susunod natin. Itong masusunod ay si, oh my God, ano ang pangalan nito? Nakalimutan ko, oh my God. Okay, si Joy. Ayan, si Joy. So si Joy naman ay, teenager naman siya. So, namasukan siya sa amin at si Joy ay taga Mindanao. So siya ay isang teenager at hindi siya nakapagtapos ng kanyang senior high school. So yun din, tinanong ko bakit siya papasok at ang sabi nga niya ay mamamasukan siya dahil gusto niyang mag senior high school. So si Joy ay ang ginawa namin sa kanya ay nagkaroon kami ng savings program for her. So buwan-buwan ay chine-check ko talaga kung may natitirang pera according sa aming usapan sa kanyang sinusweldo. So hindi po pwedeng ipapadala niya lahat. Ang usapan namin ay kalahati, may iwan sa kanya, no? So after 2 years, retired na rin siya ng kasambahay at nakapag-ipon na siya ng kanyang pera. That would be enough para matapos ang kanyang senior high school sa probinsya. Actually, ang gusto nga namin dati ay mag-aral siya dito habang siya ay namamasukan sa amin. Pero parang hindi niya bet ang school dito sa Manila. Gusto niya talaga sa probinsya. So, yun. At ganun din si Ate Nene, no? Na pagkatapos nung after 2 years,
ang sabi niya sa amin ay, Sir Vince, gusto ko pa talagang mag-work for you. Pero dahil sa ikaw ay pero dahil sabi ng anak ko ay tumigil na daw ako magtrabaho dahil nakapagtapos na siya. So sabi ko po ay titigil na ako na mamamasukan. O di ba napakaganda ng ano ng kanilang kwento. Tapos ito namang pangatlo natin ay si Ate Fe, si Manang Fe, no? So si Manang Fe yung pinakauna namin na kasambahay dito sa bahay. Tapos si Ate Fe, siya yung siya din ay isang balo din, no? Widow din siya. Mahilig ako sa balo kasi syempre mahirap 'yun, 'di ba? Mag-isa ka na lang sa buhay. So sabi namin, gusto naming sila yung matulungan. At 'yun, no? Ang sa kanya naman ang goal niya ay ayaw niyang umasa sa kanyang mga anak, no? So ang ginagawa ko talaga kapag pumapasok sila sa akin, magpa-financial planning kami, naluloka sila. Nung pa-financial planning kami, pinapalista ko ang kanilang utang, ang kanilang goal, magkano yon, para ma-estimate ko kung gaano sila katagal na magtatrabaho sa akin. Because we will work towards that goal para sila ay graduate na sa pagiging kasambahay. Diba? At para magkaroon naman ng opportunity yung iba, no? na mamasukan, kumbaga. So, ang ginawa po naman namin kay Manang dahil ngayon nga ang ayaw niya umasa sa kanyang mga anak ay advance salary, no, para sa pagpapagawa ng kanyang boarding house. So nagkaroon siya ng boarding house at ito ngayon yung kanyang nagiging source of passive income. Okay? So si Manang Fe ay na-graduate na sa kanyang pagiging kasambahay. 4 years na working sa amin. So nakakatuwa, di ba, na sila ay retired na bilang kasambahay. At kapag syempre kinakamusta ko sila, baka naman namasukan na ulit sila sa iba, di ba? At yun, nakakatuwa na they are still with their families at nagtatrabaho at sa pamilya, kapiling nila ang kanilang pamilya. So, yan yung kwento ng aking mga kasama dito sa bahay, okay? At ngayon naman, yung aming current, no? Actually, si Manang ngayon ay nagluluto. Okay? At, so ito siya. Ayan, si Manang baby naman ito, di ba? Balo din siya. Ayan. At mahilig talaga ako sa mga magaganda. Kailangan talaga magaganda kasi dapat ang nakapalibot sa akin ay maganda at gwapo lang, di ba? Kung hindi, dapat busilak ang kalooban para pasok pa rin sa banga, di ba? So, yun. Tapos ito namang si Manang ay ang kaniyang goal ay magbayad ng utang. Kasi nung pagpasok niya ay yun, medyo malaki-laki yung kaniyang nahiram. So, yun yung ginawan namin ng paraan. At ang nakakaloka, ang kaniyang meron siyang mga business. Tapos yung business niya, parang networking ng and hindi naman networking, multi-level marketing, kumbaga, na kinukuha niya, tapos may deadline kung kailangan niya babayaran, tapos pag hindi mo na babayaran, grabe yung penalty, 1% per day. Sabi ko, naku, hindi yan makatarungan, parang ganyan. So, nung una, na pa siya sa akin, no, parang feeling ko may duda pa na nangyayari. So, sabi ko, ay, nako, isulat na natin yan at kakausapin natin yung mga pinagkautangan mo at papasulatan ko yan sa aking mga abogado kasi mali ang kanilang ginagawa, no, hindi tama ang kanilang ginagawa. So, sinulatan namin. So from this level ng utang, yon nabawasan, naging kalahati lang. Dahil, syempre, natakot sila, di ba? Sinusulatan na sila ng abogado ko, di ba? So yon, ang ginagawa din ngayon ay advance ang kanyang salary at kaltas sa sweldo. So ang aming timeline ay 3 years bago maging retired siya ng kasambahay. So nakakaisang taon na siya sa amin, so 2 years to go, tapos may graduation na naman na mangyayari. At yun, bittersweet yung pakiramdam na yun, no? Kasi, of course, bitter dahil nakasanayan mo na si Manang, alam na niya yung mga ugali mo, ganyan, at saka masak magluto, mga ganun. So, mamimiss mo yun. Pero sweet dahil you know that you have contributed to the improvement of their quality of life. And, nakakaspread ka ng yung blessings, kumbaga. So,
Yan yung mga kwento ng aking mga kasambahay. Tapos sila po, kapag sila pumapasok sa akin ay, of course, covered sila ng life insurance. At mayroon yang silang 1 million na life insurance. At nung una pa nga ay nanuloloka sila, ha talaga ba? Parang ganyan. Sabi ko, oo, kasi mura lang naman yan. Di ba marunong ako dyan? Kasi sa opisina po namin, meron tayong group life insurance na for our 75 staff. At dahil maramihan at grupo, murang-mura lang natin siya na nakukuha. Tapos meron din siyang health card. So 80,000 ang kanyang health insurance. At nagpapacheck up siya. Every year, meron siyang annual physical exam, mga ganyan. Tapos kapag siya may nararamdaman, pwede siyang pumunta sa hospital at on her own, di ba? Ayun, at syempre, sinusunod din natin ang law sa SSS Pag-ibig at saka sa PhilHealth. Ayan. So, bakit ko ito ginagawa? Kasi ang mission ko talaga, ang mission statement ko ay ito, no? To be happy and to be an instrument of happiness. So, hindi sapat sa akin na ako lang yung masaya. Hindi ba nakakalungkot yon na ikaw masaya tapos lahat ng patakapaligid mo ay hindi masaya? It's not a good feeling. I want to be surrounded with happy persons and happy companions. Kasi yung energy nila, nagbabalikan lang yan eh. So kapag positive yung energy ko, happy yung energy ko, I share that. Ganun din yung nare-receive. At yun, mag-multiply siya kasi mas maraming happy, mas marami ding natutulungan. So yan. So, yan yung kwento natin ng ating mga emperadora ngayong gabi, no? Ang aking mga kasambahay. Okay. So, sabi ni Pauline sa ating kwento, nakaka-inspire po and motivate ang share nyo, Sir Vince. Oh, more powers talaga, ha? Madaming powers. Oo nga. So, sana no, pahabayin pa yung buhay natin para tayo ay maraming matulungan. Sabi ni Arceli de Guzman, sana all, di ba? Tapos sabi ni Emma, sana lahat ng mga, huwag nyo nga silang tawaging amo. Employer, di ba? Tawag natin sila. Sana maging kagaya ko daw para makaipon din ng mga kasambahay. Hayaan mo. Ano, bigay mo itong link na to sa kanila mamaya, no? Share mo sa kanila para mapakinggan nila. Malay mo naman, makinig, di ba? Sana all, sabi ni Aim at sabi ni Malu, God bless you. God bless you din. Owen, bless my heart. Wow. Okay, sana din kayo po. Bless your heart po. Napakabusilak. Si Zen. Okay. At saka si, ayun, blessed. Oh, kasi yun, ako, sa akin lang naman napakasimple nun. Kung meron ka namang ibabahagi, bakit mo naman yung pagdadamot, di ba? Basta hindi mo pinapabayaan yung sarili mo. Because that's what I learned also. Kailangan na protektahan natin ang ating mga sarili para tayo ay mas makatulong at mas magampanan natin ang ating responsibilidad. Okay, ayan. So, ang susunod naman natin na pag-uusapan ngayon, ako medyo ito ay tragic, no? Kasi thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.